bilang isang working student at dating bagger sa supermarket, naniniwala ako na kapag may sipag at tiyaga, ay aasenso ka sa buhay. Nasira ang paniniwala ko na yon nang tumagal ako ng 5 taon sa trabaho nang paulit-ulit lang at walang nangyayari. Gigising, papasok at uuwi, paulit-ulit ang nangyayari. Nakakasawa na, mabuti kung umaasenso, hindi naman. Ako si Norman Abal, kumuha ng kursong BS Psychology sa Philippine Normal University. Nag-decide akong mag-aral uli at isabay sa trabaho dahil umaasa ako na kapag may diploma ako, ay pwedeng mabago ang buhay ko. Dito ko naranasan ang hirap ng pagiging isang working student. Halos wala kang tulog para lang makapagpasa ng mga requirements sa school at sa trabaho. Pinilit ko na tapusin ang kurso na kinuha ko sa kolehiyo. Pero nalungkot lang ako nung nakita ko yung resulta ng mga trabaho ng mga tao na nauna sa field na kinuha ko. Marami sa kanila ang hindi kontento sa trabaho nila. Dito ulit ako nagsimulang magtanong sa sarili ko, ito ba ang buhay at resulta na gusto ko? Ang sagot ko, hindi. Muli, naging taus-puso ang panalangin ko na makakita sana ulit ng isang chance para makamit ang buhay na pinapangarap ko. Tunay na kapag bukas ang puso at isip mo sa blessings ng mundo, hindi ka niya bibiguin. Dumating ang blessings at opportunity na yon nung ma-invite ako ng kaibigan at kaklasmate ko sa PNU na si Mentor MC Milor sa online negosyo. Dahil open-minded ako at willing matuto, kahit hindi ko tulinya at hindi ako marunong, hindi naging mahirap sa akin ang pagsisimula sa negosyo. Pero alam natin na kahit sa ang larangan o bagay na gagawin mo, especially sa pag-asenso, marami kang bagay na di komportable na gagawin. Sa panahon na ginagawa ko yung negosyo, maraming mga tao yung di naniniwala. Maraming mga gabi na napuyat para mag-training. In short, maraming mga bagay na kailangan isakripisyo. Inaral kong mabuti ang pagninegosyo dahil alam kong sulit ang mararating ko. Pero dahil buo ang tiwala ko sa tao na nag-invite sa akin at sa opportunity na meron ako, tuloy-tuloy lang. Ang puyat, itulog mo yan, wala na yan. Ang gutom, ikain mo lang, busog ka na. Ang rejection, sandali lang yan, makakalimutan mo din yan. Pero ang kahirapan ng buhay, kailangan mong pagsumikapan. At the same time, tama dapat ang pinaglalagyan. Sa panahon na di ka na komportable at nahihirapan, palagi mong tatandaan, lahat ng bagay na may value ay pinaghihirapan. Tuloy-tuloy ka lang at huwag kang titigil. Hindi mahalaga kung ilang beses ka bumagsak. Ang mahalaga ay lagi kang nakahandang tumayo at magpatuloy sa bawat pagbagsak mo. Mabuti na lang at laging nandyan ang gabay ni Mentor Mike Christopher Milor at Mentor Valerie Ann Milor. Sila yung mga tao na handang tumulong sa'yo na makuha mo yung mga pangarap mo. Sila ang magbigay inspirasyon sa atin na mangarap ulit ng malaki. Sila yung mga tao walang sawang mag-remind sa'yo at magturo sa'yo na kung ano yung meron ka, hindi pa yan. Sa lahat ng leaders ng Diamonds International na patuloy na lumalaban at sumasabay sa pagkuha ng pangarap, maraming salamat sa inyo. At sa patuloy na pagtitiwala at paggawa ng mga nararapat, unti-unti ko na rin nakakamit yung mga bagay na matagal ko nang pinapangarap. Naging awardee na rin ako ng company, International Top Earner, Millionaires Club Awardee at International Travel Incentive Qualifier. At ngayon, isa na akong Certified Car Achiever.
Madalas man natin naririnig, pero ito ang totoo. Habang nabubuhay ka ay merong pag-asa. Bata ka man o matanda, babae o lalaki, piling mo man ay talunan ka sa buhay. Huwag kang mag-alala kasi habang may umaga sa buhay mo na binibigay, pagpapatunay yan na may tsansa kang baguhin ang istorya ng buhay mo. Hawakan mo ang panulat at simulan mong isulat ang magandang kwento ng buhay mo.